When you got engaged, bro? Hello mga kapapang, welcome back to my channel. So for today's vlog, bali try natin na pagandahin yung store natin. Ano-ano yung gagawin ni Papang Pugi ngayong araw na to? Malalaman na natin yan maya-maya konti. Pero sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do click like and subscribe to my YouTube channel and pindutin nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong videos ni Papang Pugi. So ngayon ay lalagyan natin ng konting shade yung store natin kasi para kahit umaraw o umulan, safe yung mga items natin sa store natin. So, ano-ano yung ilalagay ni Papang Pugi mamaya? Papakita natin yan sa inyo. Tara, tunghaya natin at mamangha sa kagilagilalas ng dalawang expert na interior designer ni Papang Pugi. Let's check it out! Okay, so start na tayo mga kapapang. So bago mag-start yung paglagay namin ng bubong dito, tatanggalin muna namin yung lahat ng mga saray-saray na nakalagay dyan. Kasi pagka umuulan kasi mga kapapang, yung ulan pumapasok sa loob ng store ni Papang Pugi. And then pagka uminit naman, nalulusaw yung lahat ng mga candies na nakalagay dyan sa may gilid. Bali, nalulusaw lahat ng mga candies na yan. So malulugi ako pagka ganun palagi. So, minabuti kong palagyan ng bubong yung store dito banda. Yan, dyan banda, sa harap mismo. And syempre, swerte kasi walang trabaho ngayon yung dalawa kong interior designer. So, sila na yung gumawa ng paraan para mailagay yung bubong. So, maraming salamat kay Jeric Rabal at saka kay Robin Padilla na tumulong sa akin para lagyan ng bubong yung store ni Papang Pugi. So ayan, bali ako muna yung dakilang alalay nila ngayon. Ako po si Arjor mga kapapang. Bali yung perang ginamit ko dito sa pagpapaayos ng store ni Papang Pugi, yung mga ginamit kong pera ay galing po sa mga 10 pesos na iniipon ko palagi araw-araw. Pagka may bumibiling mga bagong 10 piso, iniipon ko talaga yan para in case kung may ipapagawa ko or mag-renovate ako ng store, may gagamitin akong pera. And syempre, gagawa muna tayo ng mga kailangan natin. Bali, prepare muna natin lahat. Yan. Yung mga brace na ilalagay natin, prepare muna natin. And naghahanda na sila para ilagay natin yung bubong na para sa store ni Papang Pugi. So makikita natin yan mamaya kung ano yung outcome ng ginawa nila. So yan po yung si Kuya Bibing Bali, siya yung welder ng ano ngayon, siya yung tagatuka ng pag-welding. Yan, magaling po yan mag-welding mga kapapang, lahat ng mga kasing weldingin, mini-welding yan. Kaya pagka siya mag-welding, siguradong dikit pati buto. Yan, start na tayo pag-welding. And syempre yung mga kapitbahay natin nag-i-enjoy ngayong araw na to kasi walang trabaho. Araw ng Linggo, kaya lahat nag-iinuman, pero itong dalawang to napakasipag. So maraming salamat talaga sa dalawang to. And yan, bali sa kabila naman, tatanggalin natin yung isang nakakabit na hindi pwedeng gamitin pang brace. Bali, i-grinder yan ni Kuya. Bali, ito naman si Kuyang Pudang. Bali, siya yung grinder, master grinder po yan. Lahat ng mga pwedeng i-grind, ginagrind yan. Magaling po siyang mag-ground. Okay, syempre, pagka may nagtatrabaho, papakainin natin. Kaya mag-iihaw ako ngayon. Yan. Mag-iihaw tayo ng liyempo. So, tayo po yung tagatuka sa pagluluto ng ulam. So ako po yung cook. Yan, cook of the day.
Okay, so yun, nalagay na ni Kuya Bibing yung ano natin, yung brace natin. And makikita natin yan mamaya kung gaano kaganda and gaano katibay yung ginawa nilang bubong na ganito. So, ano po to? Bali, pang matagalan na to, hindi na po to, ano, hindi na po to pang, ano lang, pang, tawag nito, yung mga pang temporary na mga bubong. So, pina-wielding ko talaga para pang matagalan na kahit umulan, bumagyo, bumaha, andyan pa rin yung bubong na nilagay nila. Yan, so ilalagay na natin yung plain sheet na binili natin. Yan. Yung mga nagamit ko ditong pera mga kapapang, bali more or less na sa 3,000 pesos. Kasama na yung mga bar, yung plain sheet, lahat ng mga equipment na mga gagamitin para sa paglagay ng bubong na to. So nasa 3,000 and syempre kailangan nating bayaran yung ano natin, yung trabahador. Ano na rin, pasasalamat na rin sa kanila kasi tinulungan nila ako na maglagay ng bubong. Sila naman talaga yung gumawa. Tingin-tingin lang ako. Ako yung dakilang alalay dito eh. Yan. Okay. Okay, so ilalagay na natin yung plain sheet na gagawin nating bubong dito sa store ni Papang Pugi, mga kapapang. So tulong-tulong kami lahat sa paglagay. Yan. Nahirapan talaga ako dyan para sa paglagay na yan kasi hindi ko maabot. Kaya sila na lang yung naglagay. Ayan. Nag-ano lang ako, may konting-konting hawak lang yan. Hawak ng mga ladder. Ayan, hawakan ko lang. Siyempre, nire-rebiti yan mga kapapang. Kaya yung mga kuya ko na lang yung naglagay dyan. Okay, so video tapos na dito sa part na to. Doon na naman tayo sa kabila. Ayan. So matagal ko na sanang pinalagyan to ng shade or bubong kasi nakita ko nung nakaraan umuulan and pumapasok yung tubig sa loob ng store. And pagka umaraw naman, masyadong mainit. So natutunaw yung mga candies ko na nilagay dyan sa gilid. So ayan na nga mga kapapang, bali tapos na kami maglagay ng bubong. Pero hindi pa talaga ito tapos mga kapapang. Maglagay pa ako dito ng konting-konting mga design-design dito sa ano. Kasi lagay muna natin ng mga Christmas lights or mga ano dyan, mga abubot-abubot kung anong nilalagay natin dyan. Siyempre pagka interior designer ka talaga, marami kang maiisip na ilalagay dyan eh. Kaya maglagay tayo ng Christmas light. Kasi malapit na yung ano, marapit na yung Christmas day and papunta na tayo sa New Year. So ayan, para mas lalong gumanda yung store natin ngayong Kapaskuhan, maglagay tayo ng Christmas light. Yan. Maglagay tayo ng curtain and yung mga buwababa na mga lights, anong tawag doon, hindi ko alam. Pero mas maganda siya tingnan, kaya ilagay natin sa harap ng store natin. So mamaya makikita niyo yan kung gaano kaganda yung paglagay ko dyan. Siyempre, dati akong tagalagay ng mga Christmas light ni Mayor Biko sa Pasig. Kaya maganda yung pagkalagay ko dyan. Tingnan natin ang ganda ng store ni Papang Pugi. So maglilinis muna tayo. Lahat ng mga kalat ng ginawa ng mga interior designer natin, nililinisan natin. Umandar yung pagkasipag ko dyan mga kapapang eh. Kailangan talaga masipag kapag ganitong mga negosyo yung ano mo. Kasi pagka mukhang basurahan yung store mo, wala talagang bibili doon. Diba?
Kaya dapat palaging malinis. Dati rin akong taga-trabaho sa DPWH, kaya ito yung paglilinis ko, napakalinis. O yan, nakikita nyo na mga kapapa, ang ganda, oh. Oh, diba? Christmas na Christmas. Merry Christmas sa lahat ng mga kasari. Sana magiging mayaman tayong lahat sa darating na Pasko. Nadami yung mga income natin. And sa lahat ng mga bagong mga vlogger dyan na kasari, continue lang. Dadami din yan. And mag-enjoy tayo sa pagiging kasari. Merry Christmas and Happy New Year. Yan lang po mga kapapang, and maraming salamat sa pagpunta at pagtingin sa video ko ngayong araw, and maraming salamat. Peace out. See you on my next video. Bye-bye. Kung walang power, wala kang power.